Yan, magandang araw mga kabugis. Itong video natin ito ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-wrap ng aking mga bougainvillea. Ito po yung igagrap natin. Yan po. Bali, tatlong sanga po yung pwede nang igrap dito. Kasi yung iba po medyo malilit pa. Antayin natin medyo lumaki pa. Ito naman po yung mga ikakabit natin. Ito, kulay violet. Yung kulay white. Saka yung kulay red. Ito po yung mga gagamitin natin. Yung plastic ng ice candy. Cutter. Siyempre yung kutsilyo. Saka yung aloe vera. Yan po. Papakita ko po sa inyo kung paano po yung aking ginagawa sa pagka-grab. Una po natin gagawin, kakat po natin yung mga sangan, i-grab natin. Yan po. Ito po, mga malaki na pwede na talagang i-grab. Ang haba po nito mula sa pinakapuno niya ay mga 1 inches po. Ayan. Una po natin kakabit yung kulay red. Kukat po natin ng siguro ito mga 5 inches po yung haba. Ito po, kailangan po natin yung kutsilyo na matalim dito. Ayan na po siya. Tatapyasan po ng kabilaan. Ayan po. Ngayon, lalagay naman po natin dito sa ating aloe vera. Tapos, tabi lang po muna natin. Ayan. Tapos ito naman po, aayusin na natin, papantayin na natin yung pagkakaputol. Ayan. Tapos, ito na po siya ngayon. Bibiyakin na po natin. Ngayon po, ito po ay hindi magkasing laki. Mas maliit po itong idudugtong natin. So, kailangan po yung kabilang parte o kabilang side ay magpantay po. Kapantay po siya. Ayan. Ayan. Pantay po palagi. Di bali po dito sa kabila ay hindi pantay. Basta yung kabilang side nito pantay. Ngayon po, ito naman po yung gagamitin natin pang tali, yung plastic ng ice candy kanina. Ayan. Ito rin pong gagamitin natin pang tatali po. Kailangan pong mahigpit yung pagkakatali. Tsaka silyado yung hindi napapasokan ng tubig.
plastic po ng ice candy. Ito. Biyakin po natin na ito gagamitin natin pang tali. Ayan po. Tatakpan na po natin siya. Lipat naman natin po dito sa kabila ngayon. Ito po medyo maliit pa. Hintayin po natin medyo gumulang-gulang bago po natin i-wrap. Ito naman po yung lalagyan natin kulay white. Kasi natin itinik para hindi mabutas yung plastic na pang tatakip natin mamaya. Pagaya ng ginawa natin kanina, ilalagay muna natin dito. Silalagay nyo lang po muna dyan sa gilid. Tapos ito naman po yung aayosin natin. Gaya po ng sinabi ko kanina, malaki po yung lalagyan po natin. So kailangan magkapantay yung isang balat. Magkapantay yung dalawang gilid. Ito po. Kasi malaki po yung ano, hindi pwedeng nasa gitna. Huwag nyo pong ilalagay igigit na po dahil mamamatay lang po yung i-grab nyo. Kailangan pong magpantay yung isang gilid. Yung iba po kasi pag nag-grab, parang inaano sa gitna, pero hindi po tama yun. Ayan po. Yan po yung isa. Focus lang po natin. Yan po yung violet naman po yung ilalagay natin. Isin po natin yung dahon. Matinik para hindi mabutas yung plastic. Yan po. Ganun pa rin po, lalagay muna natin dito. Ayan. Linisin natin to ng buti.
Ayan. Ayan po mga kabugis, yung mga natitirang mga sanga. Hintayin muna natin, kagaya nito, hintayin muna natin lumaki-laki. Ayan. Saka natin siya igrap. Para igrap din natin ng iba pang kulay para maging iba-iba siya. Kung ilang kulay yung pwede natin ilagay dyan, depende dun sa tutubo na sanga sa kanya. Hintayin lang natin siyang lumaki. Saka po natin siya igrap ulit. Ayan po, hintayin lang po natin siya ng mga 3 weeks. May dahon na po siya. Tapos up, mga pagka nakapagdahon na siya ng maayos, saka po natin alisin yung mga plastic na linagay natin. Ayan mga kabukis, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video ito. Salamat po.